Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung experience namin about sa coronavirus vaccine. So, nag-start dito magbigay ng coronavirus vaccine noong December 27. So, inuna nila yung mga matatanda. And ang brand nun is yung Pfizer. So far naman guys, wala naman kaming narinig na hindi magandang balita. Dito. So, nandito ko guys sa countryside ng Norway. Wala kami sa big city. And then, last 2 weeks ago, sinimula naman nilang magbigay dito sa place namin ng vaccine sa mga nagtatrabaho sa health institution. Kagaya ko, nandito ako ngayon sa working place, sa nursing home. And then, ang brand naman nun guys is yung AstraZeneca. Then guys, libre namin makukuha yon. And then, voluntary din yun. Walang sapilitan. Kung gusto mong magpabaksin or kung ayaw mo, okay lang naman. So, based guys sa pagtatanong ko sa mga katrabaho ko, halos 50-50 may mga nagpabaksin at saka meron din naman na ayaw magpabaksin. Sa akin guys, hindi pa rin ako nagpapabaksin. Sa opinion ko lang naman, hindi pa ako handa. And yan, nakikibalita pa ako kung ano yung magiging side effect niya, ganyan kung maganda ba or hindi. Sa mga naunang matanda guys, wala naman ako nabalitaan na hindi maganda dito sa working place namin. And then sa mga katrabaho ko guys, first dose kasi yun and then may second dose. Sa first dose guys, ang mga na-experience nilang signs and symptoms, ayan na, hindi maganda yung pakiramdam nila. Yung iba, mga nilagnat, masakit yung ulo, nagtae, tapos nagsuka, ganyan. Pero mga mild lang siya, ayan, hindi talaga yung todo suka or todo nagtae sila. So, halimbawa, tanghalian silang binakunahan, naramdaman nilang hindi maganda yung pakiramdam nila noong kinagabihan na. Pero yung iba nakapasok pa eh, pero half day lang sa trabaho. And then, kinagabihan, gumanda yung second night ng after ng vaccine is, yun, nag-okay naman na yung pakiramdam nila. So, karamihan guys is 1 day lang talaga yung side effect niya. So, 2 weeks ago na yun guys, so far naman wala akong naririnig na hindi maganda. Tapos yung iba halos walang side effect eh. Meron nga ako katrabaho, nasa 50 plus na, wala daw siyang naramdaman na kahit ano. Tapos sabi niya, nagpamasahe lang daw siya. After ng first dose, after 3 months yung next dose naman. So, according sa hearsay, mas malala daw yung side effect nun. Pero, tingnan natin, gagawa na lang ako ng part 2 na to guys. Tapos, ano ba yung ginawa nila guys? Yung sumama yung pakiramdam nila. Yung iba, karamihan guys, yun, pag hindi nila kaya, nag-take lang sila ng paracetamol. Hindi na sila guys nagpatingin sa doktor ba. Kasi normal lang naman daw yun. And then, yun, nagpahinga lang sila. Yun lang ang pwede mong gawin guys. Kasi normal side effects lang naman yun. And karamihan guys is 1 day lang silang naging masama ang pakiramdam nila. In the next day, karamihan nakabalik na uli sa trabaho. So, yun lang guys. Thank you for watching.